Bigla itong nagseryoso. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Pakiramdam ko nagpapaalam ka na sa akin." Gusto niya sana itanong dito kung malulungkot ito sakaling bumalik na siya sa kanila. Pero hindi niya magawa. Baka kasi kung ano pang isipin nito. Nagsuggest na lang siya ng araw na kung kailan siya pwedeng dumaan sa bahay nila. Sumang-ayon agad ito at nangako na sasamahan siya. Maaga pa lamang ay nasa harap na sila ng gate ng kanilang mansyon. Nagkukubli siya sa likod ng mga halaman para hindi siya mapansin ng guard. Si Lian ay naghihintay sa labas ng subdivision. Madalas na mag-almusal sa patio nila ang daddy niya tuwing Linggo. Kaya iyon ang napili niyang araw para silipin ito. Mas madali kasi niyang makikita ang ama mula sa gate kung nasa patio ito. Gaya ng inaasahan, naupo nga ito sa isa sa mga iron chairs na naroroon maya-mayama. Nakapantulog ito na pinatungan lamang ng ropa. Bit-bit-bit-bit nito ang paborito nitong diaryo sa umaga. Parang gusto nang magbago ng isip niya tungkol sa hindi pag-uwi sa kanila. Ang tanging gusto niyang gawin ng mga oras na iyon ay tumakbo sa ama at ikulong ito sa yakap niya. Subalit dagling nabura sa isiping iyon nang makita niyang lumabas mula sa mansyon si Laika. Napakaganda ng ngiti nito. Habang bitbit ang isang tray ng pagkain, humalik ito sa pisngi ng kanyang ama. Saka naupo sa tabi nito. Maya-maya lang ay masaya nang kumakain ang mga ito ng almusal. Natabunan ng selos at galit ang lahat ng pananabik niyang makapiling muli ang ama. Naisip niyang siya dapat ang kasama ng daddy niya sa oras na mga iyon. Pero mukhang hindi man lang ito nag-aalala sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa loob niya. Hinding-hindi na siya babalik sa kanila. Ano ba? Tama na iyan. Naiiritang sermon ni Lian. Si Cassidy ay diretso lang sa paglagok ng beer mula mismo sa bote. Pilit niyang inaagaw ang bote sa hawak nito. Pagkalabas nito sa subdivision, ay napakatahimik na nito. Maghapon itong walang gibong. At matamlay buong panahon ng pamasada nila noong Linggo. Pakiramdam nga niya, ay dinidibdib nito ang paniningil ng pamasahin. Parang ibang tao ang kasama niya ng oras ng mga iyon. Seryosong seryoso ito. At hindi talaga umiimik kung hindi rin kailangan. Wala na ang maarte at makulit na prinsesa na nang iinis at the same time ay nagpapasaya sa kanya. At pagkarating na pagkarating nila sa bahay ay nagpabili ang dalaga ng beer at nagsimulang tumagay. Pinagbigyan niya si Cassidy dahil alam niyang problemado ito. Pero napipiko na siya. Nakakalimang bote na ito. At tila wala pa rin balak tumigil. Ngayon ay tinabig pa nito ang kamay niya. "Huwag kang makialam. Gusto ko pang uminom. Gusto kong magpakalasing." Angil nito at tumuling tumunga sa bote. Iritado ang mukha na tiningnan niya ito at umupo sa tabi nito. Pwersahang kinuha niya ang bote ng hawak nito at uminom din mula roon. Tiningnan niya ito. "Gusto mong magpakalasing? Sige, magpakalasing tayo. Uminom tayo hanggang makalimutan mo yung sama ng loob mo." Sarkastikong sabi niya. Inubos niya ang laman ng beer na hawak at ibinagsak iyon mula sa plastic nilang mesa. Nang tingnan niya ang dalaga, ay nangiligid na ang mga luha nito. "Daddy doesn't miss me at all. Masyado na siyang nag-i-enjoy kasama si Laika. Kaya kinakalimutan na niya ako." Humihikbihikbing saad nito. "So, iyon pala ang problema nito." Nagselos pala ito sa nakita. Marahil ay masaya ang ama nito kasama ang batang-batang girlfriend. Kaya pala, para itong hinahabol ng kidlat ng lumabas sa village ng mga ito. Nagpabukas ulit ito ng isa pang bote ng beer at ininom iyon hanggang sa mga lahati ang laman.
Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagdadrama. Sabi niya, ako lang ang mahal niya. Ako lang ang prinsesa niya. Sabi niya, hindi niya ako papabayaan kahit wala na si Mami. Pero bakit? Baliwala na ako sa kanya ngayon. Dahil lang sa Laika na iyon, kinalimutan na niya ako. Gumangawa na ito. Nagulat siya nang bigla itong bumaling sa kanya at dinuruduro ang dibdib niya. Ikaw, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka nag-suggest na bisitahin natin si Daddy, hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Hindi pa nakontento. Lumapit ito at pinagbabayo ang dibdib niya. Paulit-ulit na paninisi sa kanya. Hinayaan na lang niya ang dalaga hanggang sa mapagod ito at sumubsob sa dibdib niya. Pagkatapos ay lalo itong umatungal ng iyak. Kinabig niya ito at ikinulong sa mga bisig niya. Pasensya na prinsesa. Hindi ko talaga naisip na baka ganito ang mangyari. Akala ko, kapag nakita mo ang daddy mo, mas magiging masaya ka. Pero mali ako. Lalo katuloy na lungkot. Iniyo ko niya ito at hinalikan sa buhok. He couldn't help thinking how good she smelled despite the fact that she was thinking drunk. Amoy baby. Tumigil na ito sa pag-iyak at nag-angat ng tingin sa kanya. Wala itong isinagot. Tinitigan lamang siya. Sabihan mo ako kung paano maalis ang lungkot mo. Gagawin ko ang lahat basta bumalik lang ang pagiging maldita mo. Sinserong sabi niya. Parang hindi niya kayang tiisin ang darating na mga araw. Kung ganoon pa rin ito kalungkot. Nakaramdam siya ng pagkailang sa pagkatitig nito. Kung makatingin kasi ito, parang gusto siyang papakin. Prinsesa, sinabing tigilan mo na yung pagkatitig-titig mo sa akin ng ganyan. Paano na lang kapag nagkagusto ka na sa akin? Biro niya. Gusto niyang tigilan na nito ang pagtitig sa kanya. Pero parang nananadya. Nalalo pa nitong inilapit ang mukha sa kanya at hinawakan pa ang pisngi niya. Do you know how generous you are? She uttered softly. At paano napunta sa kagandahang lalaki niya ang kanilang usapan? Hindi ba't kani-kanina lang ay ang hinanakit nito sa amang pinagsisinter ng babae? Ngayon ay tila pang-aakit sa kanya ang nasa isip nito. Iyon ba ang nagagawa ng limat kalahating bote ng beer? Tiningnan niyang mabuti ang mukha nito. Mapungay na ang mga mata nito dahil sa kalasingan. Namumula na ang mukha. Ang makipot nitong bibig ay nakaawang ng bahagya. Tila nang aanyayang halika niya. Bigla siyang napalunok sa naisip. Piping-pigil niya sa kanyang sarili. Hindi niya maaaring pagsamantalahan ang kalasingan nito kahit na gaano kalakas ang reaksyon ng katawan niya sa mabango at malambot na kabuuan nito. Pero bago pa siya makahuma ay nakabig na nito ang batok niya at magkalapat na ang kanilang mga labi. Deja vu. Iyon ang naisip ni Cassidy na tumambad sa kanya ang bumbilya sa kesame. Biglang bangon siya. Pagkatapos ay napaungon. Nabiglang umatake ang sakit ng ulo. Bumangon siya at tiningnan ang paligid. Nasa kwarto siya ni Shara. Alam na niya iyon ngayon. Ang tanong ay kung paano siya napunta roon. Pilit niyang kinalog ang utak upang yun-yunin ang mga nangyari. Ang huling natatandaan niya ay nag-inuman sila ni Lingan. At gumungoy-ngoy-ngoy siya habang yakap ito. Pagkatapos ay ano? Ipinikit niya ang kanyang mga mata para lang mapamulagat ng may maalala. A kiss. She was pretty sure that she took advantage of him last night. She gave him a wet smack
on the lips. She was the one who initiated it. How could she flirt with him? Paano niya haharapin ang binata ngayon? Mababa ang alcohol tolerance niya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya ng halik ng lalaki kailanman. Except for the last night. Lasing lang siya. Kaya niya nahalikan si Lian. Hindi dahil gusto niya ito. Unaakit siya rito. Nasa ganoon siya ng pag-iisip nang pumasok si Shara sa kwarto. Ate Cassidy, gusto mo na bang kumain? Ipaghahain kita. Sabi nito. Ngumiti siya rito. Huwag na Shara. Wala rin pati akong gana. Mamaya na lang siguro. Nasaan nga pala ang kuya mo? Alanganing tanong niya. Nasa talyer na. Hindi ka na niya ginising. Para isama dahil hindi ka rin daw makakapagtrabaho. Dahil sa kondisyon mo ngayon. Ang sabi niya. Ayos lang daw na magpahinga ka na ngayong maghapon. Ganoon ba? Sige, salamat. Nang makaalis na ang dalagina, ay humugot siya ng napakalalim na hininga. At least, hindi niya kailangan makasama ang binata ngayong maghapon. Makakaisip pa siya ng idadahilan. Sakaling sitahin siya nito sa paghalik dito sa nagdaang gabi. Just blame it all on the alcohol. Hindi na siya magpapakalasing ever. To her relief, mukhang walang balak si Lian na pag-usapan ang nangyari. Tahimik lang ito. Pero tuwing makikita niya ito ngayon, tuwing mahagilap ng tingin ang mga labi nito, naaalala niya ang kagagahan niya. Maagang natapos si Cassidy sa trabaho niya. Sa talyer siya ng araw na iyon, kaya nagpatid muna siya sa binata sa bahay. Nagdahilan siya na hindi maganda ang pakiramdam niya, kaya hindi na makakasama sa pagpasada ngayong gabi. Hindi ito nagkomento. Nang makarating siya sa bahay, ay dumiretso siya sa banyo para maligo. Hindi na siya nagdala ng kahit ano pa maliban sa tuwalya, dahil mag-isa lamang siya roon. Kapag nasa bahay si Lian ay binibitbit niya ang pamalit na damit sa banyo para hindi siya gumagala ng nakatapis lamang. Pagkatapos maligo, ay kampante siya lumabas na walang ibang suot, kundi ang tuwalyang nakatapis sa katawan. Gayon na lamang ang gulat niya nang marinig ang maingay na pagkabasag ng kung ano sa kanyang harapan. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nanlaki ang mga mata niya nang makita si Lian. Nakatayo ito sa sala. Nasa bandang paana ng isang basag na baso na marahil ay nabitawan nito. Hindi mapuknat ang tingin nito sa kanya. Naglandas ang mga mata nito mula sa basa niyang buhok sa kanyang magandang mukha hanggang sa mahahaba at mapuputi niyang mga binti. Ano ba kasing ginagawa nito roon? Hindi ba dapat ay namamasada ito ngayon? Bago pa siya makabawi sa pagkabigla, ay nakalapit na ito sa kanya. Napaurong si Cassidy nang humakbang si Lian pauna. Hindi ba't kasama sa rules ng pagtira mo dito na hindi mo akong akitin? Puno ng iritasyon at akusasyon ang tinig niya. Mula nang halikan siya nito ay umakto na siya na tila walang nangyari. Dahil iniisip na yung iyon ang makakabuti sa kanila. Nang ganoon din ang gawin nito, ay naniwala siyang lalo na dapat na lang talagang kalimutan ang insidente. Hindi na niya gusto ang nangyayari. Nagugulo na ang sistema niya dahil sa dalaga. Nabibisit siya sa tuwing nakikita itong kasama ang kaibigan niyang si Chin. Kapag giningitian ito ang kaibigan niya, ay gumaganti ito. Parang gusto niyang mabaliw sa inis. She wanted her smiles to be all for him alone. Tuloy ng sumunod na araw. Pilit niyang ipinibigay ang gusto nito. Nang sabihin nito kanina na masama ang pakiramdam nito, ay labis siyang nag-aalala.
kaya bumalik na lang siya sa halip na tumuloy sa pamamasada. The worst part was when she kissed him. Grabe ang naging tugo ng katawan niya sa simpleng paglapat ng mga labi nila. Halik na kung tutuusin, ay ni hindi tumanggal ng ilang segundo dahil bigla na lang itong pinanawa ng uliran. Katakot-takot ang self-control na kailangan niya habang pinupunasan ang dalaga bago ito binuhat papunta sa kwarto ni Shara. Pakiramdam niya ay nasamantala niyang oras na wala ito sa wisyo, kahit hindi. Kundangan kasi at hindi umuwi ang kapatid niya ng gabing iyon. Nagpaalam ito na may gagawing group project sa bahay ng isang kaklase nito ng umaga pa lang. Pinipilit niyang kalimutan na lang ang mga nangyari. Pero heto, at bumalandra naman si Cassidy sa kanyang harapan, na nakatapis lang na maiksing tuwalya. "I'm not trying to seduce you," nauutal pang sagot nito. Kitang-kita sa mukha nito ang katotohanan ng sinabi. Tila natatakot ito sa sitwasyon nila. Pues, mas natatakot siya. "Great," he thought. Ni hindi ito nagtatangkang akitin siya, pero hayun siya at apiktadong-apiktado sa dalaga. If he could only control his libido around her completely. Patuloy pa rin ito sa pag-atras. Pero dahil maliit ang bahay ay mabilis itong naubusan ng uurungan. Pader na ang sinasandalan nito. "For someone not trying to seduce me, you're succeeding big time, prinsesa." Nahawa na yata siya sa kaartihan nito sa pagsasalita. Hinawakan niya ito sa baba. Bago pa ito makatutol, ay sinakop na ng mga labi niya ang bibig nito. Her lips tasted like honey. Pakiramdam niya ay mawawala siya sa sarili kung ititigil ang ginagawa. "I'm so in love with you, Princesa Cassidy." At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.